Sir Robert, magandang umaga po, magandang umaga kay Kabayan at magandang umaga po sa lahat ng nakatutok at nakikinig po sa ating programa. Opo. Chairman, doon po sa timeline ng COMELEC ngayon para sa paghahanda sa barangay at SK elections, nasa ang part na po kayo ng preparations at tuloy na rin po ba yung printing ng mga balota? Ay, opo. Una po, doon muna tayo sa inyong huling katanungan. Tuloy po ba ang printing na bukas po ang inyong lingkod ay pupunta sa National Printing Office? Yan po kasi para sa kaalaman ng lahat, ang ahensya na otorisado mag-print ng ating pong official na balota. At tayo po ay may gagawing, maglalagay po kasi tayo ng tinatawag na secret marking doon. Ang chairman kasi ang may kapangyarihan na maglagay po doon. At pagkatapos po noon, Sir Robert, ay tayo po ay magtutungo na sa pag-iimprinta ng ating almost 92 million na mga balota para sa barangay and SK elections. So yan po ay gagawin natin bukas. Yung po naman tungkol sa ating timetable, inyo po napansin noong nakaraang araw, tayo po ay nagbago lang ng date ng filing ng Certificates of Candidacy. Mula po October 6 to 13, minarapat pong gawin natin yan na October 23 to 29. Ang kadahilanan po ay dahil sa mga legal na implikasyon doon sa maaaring ma-charge nung election offense kung halimbawa October 6 to 13, Sir Robert, nag-commit sila halimbawa ng illegal possession o yung mismong pagdadala ng deadly weapon o dahil sa gun ban, nahuli po sila. Tapos later on, Sir Robert, biglang na-reset ang election na postpone ng barangay and SK election. May implication po yung kasi paano po yung mga na-charge na yon, mga na-demanda na yon sa panahon na ang barangay and SK election ay December 5, 2022. At siyempre, ang pinaka-importante nga po, yung tradisyon at saka ugali natin mga Pilipino, pag nagkaalaman na lang maaga kaagad kung sino yung mga kandidato, tapos later on, Sir Robert, na-reset ang barangay and SK election. Ayun ko yung mga nag-file ng candidacy na magkakapitbahay, magkakamag-anak, at saka yung talaga magkakaibigan, hindi na mag-uusap ng isang buong taon dahil nagkaalaman na kung sino mga magkakalaban. Pero siyempre, yun ay yung practical side of it. Kami po ay nasa timetable natin, nasa eksakto po tayong panahon, pero hindi po kami pwedeng madelay na sa printing ng aming balota sapagkat isang buwan po kami mag-iimprinta ng balota dahil 3 milyong balota per day ang amin pong iimprinta. At yung binabanggit mo, Chairman, bukod doon sa COC filing na na-adjust natin ng konti yung schedule, magiging October 23 to 29, meron pa po bang ibang schedule na posibleng magalaw dito po sa Barangay at SK elections? Technically po, Sir Robert, wala naman po masyado ng magagalaw po na schedule, eksakto na po yung schedule po natin, pero definitely hanggang doon na lang po yon. Ang sabi nyo nga po kanina, may development sa Senado kahapon, which is yung approval sa third and final reading nung kanilang version ng pagpo-postpone ng barangay and SK election. Alam niyo po, ang pinaka-importante ngayon, Sir Robert, ay para naiintindihan ng mga kababayan natin, magkatulad na magkatulad ba sa eksaktong wordings ang version ng Senado at ang version ng House of Representatives? Kasi Sir Robert, kung yan ay magkatulad, abay mabilis na yan, wala na ang problema. Ibig sabihin, pagkatapos ito, magkakaroon Sir Robert at yan ay alam na alam mo bilang talagang naandyan lagi sa Senado, ay magkakaroon ng tinatawag na enrolled bill para pirmahan ng ating Pangulo. Pero paano kung mismo yung mga version ng Senado at saka sa House of Representatives ng kanilang mga panukalang batas ay hindi magkatulad o mayroong isang provision na wala doon sa isang version ng isang kapulungan. Pagka po ganun, Sir Robert, kasi magkakaroon ng tinatawag na bicameral conference committee. Sila mismo, among themselves, paplantsahin yung mga magkakasaliwa o yung mga hindi magkakatulad na provision ng bawat version ng mga panukalang batas. Sa akin pong pagkakataya at pagkakatingin, Sir Robert, mukha pong may isang version sa Senado na wala po sa House of Representatives. Ano po yun? If I may po, ano go po? Go ahead po, Chairman. Nakita ko po, Sir Robert, yung sa Senado may nakalagay doon na, at ito po'y na-introduce ng ating kagalang-galang si Senator Alan Peter Cayetan, si kumpanyero, na yung lahat ng mga SK candidates na kwalipikado pa at pwedeng tumakbo ngayong December 2022, kapag ka na-reset ang barangay ng SK, ay kwalipikado pa dapat makatakbo sa susunod na halalan. Maganda po rin yung kanyang panukala dahil siyempre, hindi naman kasalanan ng mga kandidatong dapat ay kwalipikado pa ngayon, 24 anyos pa ngayon, pero 25 na by next year. So medyo yung pong version na yan ay wala po sa version si Robert ng House of Representatives. Pero meron sa Senado. Maaari yan po ang mga medyo makatagal lang ng konti sa pagiging batas
nung panukalang batas na yan. Mm-mm. Kumbaga, pag-usapan pa nila, ano, dahil sa BICAM, doon nga po nila paplantsahin ng mga senador at mga congressman, yung magiging final na itsura, ika nga, nitong panukalang batas na to ng postponement, dyan sila, kumbaga, eh, magbabalitaktakan kung papayagan ba o hindi itong mga proposed bill nitong sa Senado, ito namang sa lower house, or baka magkaroon din. Di ba, Chairman, possible din na baka posible magkaroon ng ibang outcome yung BICAM nila kapag nag-BICAM sila dahil hindi magkasundo sa magkabila, eh doon sila sa middle magkikita at ibang, medyo may pagkakaiba doon sa final na inaprobahan nila sa third reading. Eksakto po, tamang-tama yung binanggit nyo, Sir Robert, na tama po yan. Ito yung inapprove pula ang sa kabilang version, puti, eh pag nung lumabas ay kulay bughaw na o blue. Malaari po nangyayari po yan ganyan sapagkat siyempre, yun nga pong bicameral conference committee na tinatawag nila, tawag nga po nila dyan ay third congress na pwede mag-come up ng ibang version ng mga panukalang batas na aaprubahan ng bawat ng Senado o ng mababang kapulungan. Ang isa pa pong dapat titingnan ng ating mga kababayan dito, lalo yung mga nag-aabang ng mga kakandidato, opo, ay yung po kasing yan ay ipapadala sa ating Pangulo. At ang Pangulo ay may 30 araw para yan ay pirmahan o yan ay naka-andyan sa kanya. Kapag hindi pinirma ng Pangulo in 30 days, magiging batas po yan. Pwede rin naman pong pirmahan kaagad ng ating Pangulo, magiging batas po. Pero kinakailangan po, Sir Robert, na ipublish yung mismong batas na yan upang maging ganap na batas base sa ating po mga patakaran. Mm-mm. Chairman, doon sa Senate version, nakita niyo po ba yung part na kung granted na ma-postpone yung election itong halalan ngayong December at gawin next year, eh parang ang budget na po pwede nyo lang gamitin mag-exceed hanggang 15% lang ng kasalukuyang budget for the December 2022 barangay and SK elections? Nakarating po sa ating kaalaman, Sir Robert, yung provision na yan. At siyempre nga po medyo nangangamba din ang Commission on Election dahil with all due respect, pasensya na po, ay hindi po kasi yun yung aming na-i-propose na budget. So kung sakali po yun lang yung maibibigay sa amin, medyo napakalaki pong adjustment, medyo mahihirapan po kami kung ano yung ipatutungkulan, kung alin doon yung medyo babawasan, alin yung hindi sa sacrifice, doon po sa amin lalo sa operation. At the same time, lalo na po yung sana yung pagpapataas ng honoraria ng ating po mga guro. Opo. Ibig sabihin, Chairman, kung talaga mag-fix lang doon sa kung lalagpas kayo sa present budget na 15%, medyo malabo talaga yung dagdag na honoraria natin doon sa ating mga guro. Medyo ganun po, Sir Robert, dahil again, sa kasalukuyan po, at wag naman pong mangangamba o mag-worry yung ating mga electoral board members, yung ating mga guro, yung pong 8.5 billion namin ngayon para sa December 5, 2022, hindi po kasi naka-factor in o nakasama yung kami ang magso-shoulder ng kanilang withholding tax o yung dadagdagan namin sila ng kanilang honoraria. Opo. Dito sa present budget ninyo, Chairman, gaano na karami yung nagagastos natin o yung naalat natin para sa preparation nga po nitong supposed to be barangay at SK election ngayong December? Sa kasalukuyan po mahigit isang bilyon pa lamang, hindi pa kami nagbabayad ng mga nabigyan namin ng notice of award, pero anytime po na mag-deliver na sila ng mga kagamitan, ay kami po ay magbabayad na. So siguro po, Sir Robert, bago matapos ang Oktubre at hindi pa magiging maliwanag, baka po makagamit na po kami ng mga 2 hanggang 3 bilyong piso doon sa 8.5 billion. Ang malaking parte po talaga kasi, Sir Robert, noong ating budget ay patungkol po sa pagbabayad po ng ating mga honoraria ng ating mga guro na mangyayari pa po later pa po. So huwag po mangamba yung mga kababayan namin at nakakababayan natin, Sir Robert, na hindi naman po malaki pa yung nagagamit natin para po doon sa preparasyon para sa December 5, 2022. Opo. Chairman, itong mga dati na nating nabanggit, dati nyo na mga nabanggit na yung mga na-procure nyo naman na mga gagamitin para sa barangay at SK elections, kung hindi matuloy ay magagamit pa naman, ano po sa susunod, halimbawa yung mga balota na yan ay imprenta ninyo. Pero dun sa issue ng indelible ink, sa mga pens, paano, Chairman, kung siyempre hindi natin magagarantiya na in a year, pero although sinabi sa inyo ng supplier ninyo na kakayanin, paano kung hindi, meron ba kayong usapan sa kanila na halimbawa may mga natuyo na indelible ink ay papalitan nila?
Ay, babalikan po namin sila, Sir Robert, dahil yun po yun ay kasama sa kontrata at kasama sa garantiya. At technically po, meron po naman natitira sa amin, ang tawag po natin dyan, performance bond. Meron pang kumpaga sa amin, may matitirang porsyon ng kabuuan ng kontrata na hindi namin muna ibibigay o marirelease sa kanila hanggat hindi ko fully complied yung napag-usapan. At kasama po siyempre sa usapan yung dapat, pag pinangako niyong isang buong taon niyang hindi matutuyo, isang buong taon niyang hindi matutuyo. Mm-hmm. Dahil kung yan ay natuyo, sa buong taon, isang taon na yun, hindi namin ibibigay yung natitirang pondo. At the same time, babalikan pa namin sila ng damages o danyos na nakaprovide naman po sa mga kontrata na amin po pinipirmahan. Opo. Sa ibang topic, Chairman, yung inyong proposed budget naman for 2023 sa COMELEC, sa lower house, aprobado na po sa plenary? Tama po, Sir Robert, tayo po ay napagbigyan ng ating House of Representatives ng napakabilis na pag-approve po ng aming budget. Kaya lang po talagang, Sir Robert, isipin niyo po talagang 10 billion po yung amin na i-propose sa dati po sa DBM. Kaya lang po nung napadala na yung President's budget sa Kongreso na na-approve po ng Kongreso ay 5.2 billion. Subalit, nagpapasalamat po tayo doon dahil siyempre meron nang pong nailagay sa amin na budget para sa aming building na more or less 500 million. And hopefully po, sana pagka naman po maihanap pa kami ng ating Kongreso ng karagdagan doon sa 500 billion, sana po ay meron naman po nadagdag pa. Sa Senado po, may schedule na kayo, Chairman, para sa budget ninyo? Yes, Sir Robert, base po sa pagkakasabi sa atin, mga October 17 daw po ang schedule po ng Commission Election upang ma-defend namin yung aming pong budget. Opo. Sa iba pa ring topic, Chairman, kumusay naman po namin ano yung disqualification case ni Albay Governor Noel Rosal. Ano na pong update dito, Chairman? Hindi ko pa po na-verify sa aming clerk of court kung nakapag-file ng motion for reconsideration. Subalit ako po yung naniniwala, sigurado magpapile ng motion for reconsideration sa ating pong patakaran. Ang isang desisyon ng division ng COMELEC ay pwedeng masubject pa sa motion for reconsideration sa 5 araw. At the same at therefore sa panahong iyon hindi pwedeng ipatupad ang aming desisyon, at the same time hindi final and executory yung aming desisyon. At kung nakapag-file ng motion for reconsideration yung nadidemanda ay hindi po siya pwedeng galawin o matanggal sapagkat hindi pwedeng ma-execute yung desisyon na yan ng division hanggat hindi nagdidesisyon ang kabuuan ng COMELEC, yung tinatawag na COMELEC and Bank. So therefore po, in the meantime, kung makakapag-motion for reconsideration, ay maintain po ang status quo. Mm-hmm. At yung mga paghahanda nyo naman, Chairman, meron pa po ba tayo mga pinaghahandaan na plebisito na po pwede pa nating magawa na hindi ko kontra sa schedule ng preparation for the barangay and SK elections? Opo, Sir Robert. Kami po ay naghahanda para sa plebisito ng Ormoc. Meron din po kami plebisito para sa Baliwag, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Montalban, Rizal, at napakadami pa po na lugar sa ating bansa. At the same time, kung hindi po tayo matutuloy ng election sa December 5, 2022, tayo po ay magpaparehistro muli ngayong November 2022 up to June of 2023. Magpaparehistro, ibig sabihin dadami pa yung botante natin kung hindi matuloy talaga yung election sa December at matutuloy next year, dagdag botante. At yung ipi-imprenta ninyo, Chairman, ina-anticipate nyo na yung mga balota, i-anticipate nyo na ba yung susunod na dagdag na mga botante? Kasi marami-rami kada rehistro ninyo eh. Ang laki ng mga nagpaparehistro, laking bilang. Ay, Sir Robert, ang aming pong projection estimate ay meron pa tayo mga 7 milyon hanggang 9 na milyon na mga botante. Ang hindi pa nakakapagparehistro, yung mga bagong botante o yung mga botante po na mga na-deactivate before, natanggal ang mga pangalan at bubuhayin muli yung kanilang registration. 7 hanggang 9 na milyon pa po, Sir Robert. Ayun po ang dahilan kung bakit tataas ang ating pong gastusin kung sakasakali pong marireset ang halala natin para sa susunod na taon. Ayun. Abangan po natin, Chairman, yung magiging final version ng Kongreso at kung aaprobahan ba ng Pangulo itong postponement ng barangay at SK elections. Maraming maraming salamat po, Chairman George Erwin Garcia ng Commission Robert, on Election. Sir Robert, mabuhay po kayo. At si Kabayan Nolly Ticastro, mabuhay po inyong programa. Salamat po. Salamat po, Chairman.